Guys, magandang araw sa inyong lahat. Ide-demo ko tong emergency VHF antenna natin, no. So quarter wave to. Makikita niyo yung description diyan sa post ko, no. So guys, nakalagay siya sa PPR tube. So ang PPR tube is matibay siya sa ordinaryong PVC pipe, no. So naka-silicone siya, no. Sealed ang whip nito sa loob, guys, no. Secured. So saan nyo to pwedeng gamitin? Sa mga go bag, pwede rin sa vehicle, no. Kahit nga sa loob ng sasakyan, guys. Kukuha na ko rin ng video, no. Sa loob ng sasakyan, pwedeng isandal nyo lang sa upuan, no. Ayun. So eto, guys, yung kanyang kabitan ng PL259, no. Ayan. So naka-tune na to, guys. Maganda is WR nya, 1.0 sa amateur, then pwede rin sa 140 and 150 MHz. So guys, ikinabit natin, no. Papakita ko sa inyo na gumagana to. So te-testingin natin, no. So tatawagan po yung no. Security namin sa subdivision, guys, no. Gamit tong emergency antenna. Subukan natin. Kuya Noel, pasok. Kuya Noel. No. Kuya Bong, magandang paggabi na dyan. Radio check lang ako, radio check. Kamusta ang pasok dyan, over? Okay naman po siya, okay naman. Okay naman yung pasok ng boses mo dito. So malinaw siya, Kuya Bong, malinaw? Apapya. Okay, salamat. Kita nyo, guys. So pwede rin to sa mga camping, no. Kakamping kayo, no. Ayan. Emergency antenna, no. So gusto rin natin testingin doon sa sakyan. Papakita ko sa inyo, papakita kung paano testingin sa loob ng sakyan. Let's go. Guys, itong emergency antenna natin, pwede rin to sa sakyan. So kailangan lang meron kayong gutter mount, no. So papakita ko sa inyo yung paano to ilang. So guys, ito yung antenna natin sa mobile, no. Ayan, may radial pa. Pero ang gamit natin, Larsen. So guys, pag tinanggal mo to, pag tinanggal mo tong Larsen, pwede mong ipasok sa loob to, ito. And then lalagyan mo lang ng lock sa loob. Lalagyan mo siya ng lock sa loob. Pwede na siyang maging antenna, no. Ayan, no. 21 inches lang ang haba nito, guys. Hindi ko natatanggalin yung Larsen. Ayan, no, may pangalan pa, quarter wave VHF antenna, 140 to 150 MHz, maximum 200 watts. So yan, guys, no. Kaya pwede rin siya sa mobile. Hello, guys. Papakita ko sa inyo na pwede kahit sa loob na sasakyan tong emergency antenna natin. So nilagay ko lang dito sa may bintana ng sasakyan ko, ayan, no. Tapos nakakabit siya sa aking 02N. So papakita ko yung 02N. So guys, ito yung ating 02N, no. Yan. Naka-attach doon sa emergency antenna natin. Meron din naman akong radio sa sasakyan. Ito base, oh, base.
Pero just in case na wala kayong base sa sakyan, pwedeng-pwedeng gamitin to. Eh, may call sign pa natin. So kung kanina tinesting ko yung portable ko sa ano, sa loob ng bahay. So guys, titestingin natin dito sa loob na sasakyan, no. Istorboin ko ulit yung gwardiya namin. Para lang ay na nahulog. Oh no. Ayun, medyo na madilim na guys, no. Titestingin ko tong portable radio natin na nakakabit dito sa emergency antenna ko. Ayan, oh. Nakasandala sa upuan ng sasakyan ko. Ayan, kita ba? So, nakasarado tong sinarado ko yung salamin ng sasakyan ko. Tatawagan ko ulit yung gwardiya na namin. Kuya Bong, pasok, alas. Kuya Bong, sesya na sa abala. Nagtetestin lang ako ng radio sakyan. Kamusta ang pasok dyan? Okay na po, okay. Maganda naman pasok mo dito. Sige, salamat Kuya Bong. Ingat dyan. Okay. Yung guys, ha? So, emergency antenna, kahit nasa loob na sasakyan, pwede niyong magamit, no? Pero syempre, mas maganda kung nakalagay sa gutter mount. Just in case lang na tinatamad kayo. Masamak na malakas tong antenna na to kumpara sa rubber duck, no? Ayan, ilang dB gain din ata to. Parang 3.5 dB gain, no? Ayun. At okay. Okay ang ating testing. Guys, tapos na yung testing natin sa sasakyan ano ng ating emergency antenna. So pwede nyo rin ito. Pwede nyo rin tong gawing external antenna, no? Ito nakakabit pa rito sa. So paano nyo gagawin? Lalagyan nyo lang ng holder. Papakita ko sa inyo kung paano saan nyo ilalagay. Ayan. Guys, kung gagawa kayo ng external antenna, gumawa lang kayo ng ito. Itong parang aluminum na holder niya, ano. Ilagay nyo siya. Ayan. Ganyan lang itsura niya. And then, kabit nyo yung PL259. Meron na kayong external antenna, di ba? Oo. Oh. Ayan. So, ganyan lang kasimple, guys. So, guys, dito ko natatapusin yung topic natin about sa emergency radio antenna for VHF. Monobad lang po to, no? Kung gusto nyo magkaroon ng ganito, mag-comment lang po kayo or PM sa akin. So, hanggang sa muli, maraming salamat po sa patuloy niyong panonood ng ating video, no? At pipilitin pa rin natin gumawa ng mga kapaki-pakinabang na video. So, ingat po tayong lahat. This is DB1XRY or Captain Alas 73.